So yun na nga guys, nandito yung ating mga trades. So meron tayong buy, sell, nakikita nyo dyan. At meron tayong isang sample dito. In just one day, makikita nyo yung trade natin dito. 98.58 yung presyo at nung umabot na siya ng 100.20 ay ibinenta ko na siya. Nakabili ako ng 9,996 at nung nabenta ko siya, ang presyo niya is 10,262. Kaya ni minus natin yung puhunan natin ng 9,996. So nag-profit po tayo ng $266 in just one day. So i-compute natin yan times 56, sabihin na lang natin. So kumita po tayo in just one day ng 14,896. So ito yung personal account natin. Kung makikita nyo dyan, hindi yan screenshot. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo inside this video kung paano kayo kumita. Ang simpleng pag-buy and sell lang ng mga cryptocurrency ay pwede na po kayong kumita dito. At alam mo ba kung bakit maraming kumikita ng malaki, lalong-lalo ang mga full-time trader? So ngayon guys, nandito na tayo sa computer natin. So ituturo ko muna sa inyo kung paano kayo magsimula dito po sa trading. So ang gagamitin po nating platform para mag-trade po, nakita nyo kanina yung ating mga result, is gagamitin na po natin yung OKX.com. So ito po yung gagamitin natin ngayon at nakikita natin guys, ang OKX is isa sa mga pinaka-old exchanger po yung OKX. Dito hindi lang po Bitcoin, napakarami rin po yung mga cryptocurrency na pwede na pong i-trade dito po sa OKX. So nakikita nyo ngayon, okay, pwede po ito sa cellphone, pwede rin po ito sa laptop. So gamit natin ngayon laptop. So baka hahanapin nyo sa akin yung tutorial sa cellphone, so gagawa po ulit tayo ng tutorial paano naman po gamitin yung cellphone. So ngayon guys, bakit kailangan or bakit natin gagamitin si OKX na exchange? So based dito mismo sa CoinMarketCap, when it comes to spot trading or yung tinatawag nilang magbabuy and sell, ay nasa top 5 din po yung OKX. So makikita natin ay meron din po siyang malaki po yung weekly visits niya, so 6 million din. So yung number 1 is 15 million. So maliit lang yung difference nila when it comes to weekly visit. And malaki rin po yung kanilang market cap. Okay, so pwede natin ngayon gamitin yung OKX. But before tayo makapagsimula, ay gagawa po muna tayo ng account dyan po, dito po sa OKX. Ilalagay ko po yung link dyan sa description. Click nyo po yung link dyan at magkikreate tayo. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-create ng account din dito po sa OKX. So kapag na-click nyo na po yung link sa OKX, ito na po yung makikita natin. So basic lang, ilalagay lang po natin yung ating email address. So halimbawa, yung email address nyo is juandelacruz@gmail.com. Yan, ilalagay nyo lang po yan. And then, so dapat maliliit pala, naka-caps lock. Okay, so juandelac. And then ilalagay nyo lang po yung sign up. Okay, then maglalagay na po kayo ng password. So enter your email code. So dito sa email na ginamit nyo ay ibibigay nila yung 6 numbers, which is ipro-provide nyo naman. Kapag nailagay nyo, click nyo lang po yung next and you're good to go. Pwede na po tayo magsimula dito po sa OKX. So ngayon ang next na gagawin natin is punta na tayo dito sa ating account. So once nakapag-login po tayo sa ating OKX account, ito na po yung, ito ay full tutorial guys, ay papakita ko lahat sa inyo para makapagsimula tayo. So itong account na to is zero muna or meron lang silang maliit na amount. So before tayo makapagsimula, i-click lang natin tong verification. Yan, click natin to, yung parang icon na to, parang tao na icon. And then dito i-verify muna natin yung ating ID. So sa ating kasi is identity verified na. So ang ginawa ko ay mabilis to, okay, hindi siya masyadong mahigpit pagdating sa ID. Basta't malinaw po yung ID nyo, okay, kung may instruction naman dyan, gawin nyo lang po yun. And then, of course, kailangan lang po natin na ayusin din po yung security para hindi basta-basta ma-access po yung ating pong account. Ayan. So, next thing na gagawin na natin, kapag lahat po yan ay na-provide na natin, yung verification, security, ay ang next na gagawin na natin is pwede na ho tayo mag-cash in dito. So, ang tanong, may mga tutorial kasi na yung cash-in na ginagamit is yung coins.ph. Pero ito na ngayon guys ay direkta na po tayo dito sa OKX. Wala na hong third party para mas mabilis po. And actual na natin gagawin para makita nyo po. Ngayon, ang gagawin natin is dito natin click yung P2P. So, dahil zero pa lang yung account ko, makikita natin dito makakabili tayo ng True GCash. Siguro ang gagawin natin is bibili tayo True GCash. Yan. So, hanap tayo ng mga mura lang po yung kanilang minimum. So, dito makakabili kayo ng 100. Ito, as low as 100. Pwede po yan. So, mataas din naman. So, siguro dito tayo bibili ng worth 500. So, meron akong PayMaya. So, ang gagawin natin is click lang natin itong buy.
at Paymaya yung gagamitin natin. So kailangan pala malink muna yung phone. Okay, let's secure your account. So na-provide na natin yung ating mismong cellphone number. Ang gagawin na natin is, ito lang yung available sa kanya. Makikita natin. So baka kabili tayo through Paymaya. Ayan, so ilalagay siguro natin kung magkano. And 56 nga lang yung price sa kanya. So siguro bibili ako 3,000 muna or 1,000 lang muna. Bibili ako ng 17.79 USDT. So ang payment method ko siguro is Paymaya. Zero fees, wala akong bayad. Click ko lang yung confirm. And dito makikita na natin yung step na gagawin. So may music pa siya. Ito na po yung information niya. Mark James ang pangalan. Dito natin ipapadala. Hanapin natin yung kanyang information. So CIMB bank name, Paymaya. Ba't walang account number? Siguro dyan na natin isesend. So ang maganda guys, nakapag-send na ako sa kanya. So meron naman dito time. So mabilis lang. So nilagay ko lang yung sa Paymaya ko. Kinuha ko yung kanyang account name, yung kanyang account number, and CIMB bank. So dahil nakapagbayad na ako, so sasabihin ko sa kanya na nagbayad na ako. So ang problema natin is hindi ko siya na-save dito. So ang gagawin nyo lang guys ay dapat pala picturean nyo kasi papadala nyo sa kanya yon. Ayan, so makikita nyo nandyan na po yung proof natin. Bin na lang natin, remind natin yung seller. Ayan. And then dito, check natin yung ating order. So wait natin. Ayan. And the good thing guys, dumating na yata. So check natin kung pending pa lang. Tignan natin. Pwede nyo i-check yung kanyang chat kung anong sinabi sa'yo. So and then check lang natin dito sa ating asset kung dumating na po yung mismong ating deposit. Ayan. So dito sa check natin sa might. So wala pa. So 26 pesos, wait lang natin. Ayan na nga guys, dumating na yung ating cash in. So ganun lang kasimple po mag deposit na po dito po sa OKX. So now, pwede na po tayo magsimula sa pagbabuy and pagsesell. So gaya na nakita nyo kanina, so isang trading platform yung ginamit natin, pero dito gagawin din natin yung buy and sell dito po sa OKX. Since nandito na po sa aking funding yung ating 1,000, so ang gagawin na natin ngayon ay pwede na po tayo mag-start na magbabuy and magsesell. So saan natin gagawin yon? Ito, sa part na to, makikita nyo yan, trade. So dito lang natin gagawin, spot. Ayan. So sabi ko nga kanina sa intro, pwede ho tayong kumita sa by seconds, by minute, by hours, by days, or by weeks. Pwede ho tayong kumita. So now, ito yung pinaka chart or dashboard or interface ng OKX. So ang gagawin lang natin is pwede ho tayong mamili ng mga cryptocurrency na pair. So dito makikita natin kung anong pair yan. So BTC. So pwede ho tayong mag-trade ng mga top 20 or 50 na cryptocurrency. Saan natin malalaman yon? Punta lang tayo dito sa CoinMarketCap. And dito, hahanapin natin yung mga top 20. Mas maganda po i-trade po yung mga nasa top 20. Although, mas maliit yung kita natin. Pero, mas secure naman po yung pera nyo. Kasi yung iba, meron kasing ilang X yung pwede nyo mangyari, yung mga baguhan na cryptocurrency. Pero, mas higher naman yung risk. So, dito, pwede kayong top 50. Hanap po kayo ng mga cryptocurrency na i-check nyo. So, ngayon, so kapag may nakita na po kayo, balik kayo dito sa mismong OKX. So, balik lang tayo sa OKX. At pwede na tayo magsimulang bumili. So, halimbawa, ang gagamitin natin muna is Solana. So, si Solana ay nasa top 5 or top 10 na cryptocurrency. So, since ito matagal na nating trinade, parang yung previous trade natin dun sa isang exchange, which is makikita nga natin dito. Ayan, makikita nyo yung exchange natin dito. So Solana, madalas trinitrade ko siya. Ayan. So kumita tayo ng 14,000 in just one day dyan. So ngayon, balik tayo dito. So dito pwede rin tayong bumili. So dito sa right hand, right part ng OKX, pwede ho tayong mag-trade dito or dito tayo bibili. So meron tayong available na 1,000 pesos. Check lang natin kung paano. So may asset. So, ang gagawin lang natin dito is check natin kung ilan yung available na pera natin. So, ayun guys, wala pa pala yung ating mismong pera dito sa ating trading. So, nasa funding pa lang siya. Okay, so ang gagawin natin is click lang natin itong transfer. Okay, so makikita nyo, USDT, funding to trading. So, meron tayong 17.79. So, max out ko na. Then, click ko lang yung transfer. And then, balik tayo ulit dito sa pagtitrade. Kanina kasi, okay, hindi pa pala siya na-i-transfer. So, hindi pa siya pwedeng mag-trade. So, balik tayo dito sa spot. And then dito, pwede na tayo mag-trade. May available na yan. So, makikita nyo 18.25 yung total. Okay. So, balik tayo kung ano yung titrade natin, yung Solana. So, ito yung tip ko dyan guys sa Solana is pag-aralan nyo din muna kung kailan kayo mag-e-entry. So, nakikita nyo, meron tayong tinatawag nila pagtaas at pagbaba. So, sabi nga, ang strategy dito, basic lang naman, buy low, sell high. So, ibig sabihin, pag bumili kayo ng 99,
Okay, hangga't hindi tumataas 'yan ng more than 99, eh 'wag niyo ibebenta. Ang maganda naman diyan, guys, hindi naman mawawala po yung pera niyo. Hindi po mawawala yung pera natin sa tuwing nagte-trade po tayo at hindi niyo ibinebenta. Ang tawag lang diyan kapag nagne-negative siya, mas mababa 'yon, paper loss. So, ngayon bibili ako ng Solana. So, at price na, makikita niyo naman dito yung mga order book. Hanap tayo ng mga eh, halimbawa ito, 382, pwede nating gayahin yan. So, 99.15. Ang presyo natin, pag nakalagay po pala sa limit, ay kayo po yung maglalagay kung magkano yung presyo. So, halimbawa, 99.15. So, ang gagawin natin is ibibili ko lahat. Pwede rin po yung 7% o gusto ko lahat yan. And then, click ko lang yung buy sold. Makikita nyo dyan, confirm. Kaya lang, siyempre, mataas na nga. Okay, so, hihintayin niya muna. Okay, nakalimit market. Nakalimit pa lang siya. Hihintayin niya na bumaba muna 99.19. So, nandito yon, nakikita nyo, yan po yung kulay na sa atin. So, kapag na-reach niya yung 15, yung 99.22, ngayon ay mafufulfill. Pero pag hindi, wala pa yan. Open order lang siya. Kapag na-order na, click mo yung order history, makakabili na yon. So, yan, nakabili na tayo. So, check mo yung open history or order history. Yan. So, nakabili na tayo ng 0.18 na Solana. Yan po yon. So, ngayon, kapag tumaas yung presyo nito, so, halimbawa, for how many hours or how many days or how many weeks, eh, tumaas ito ng 120 kasi dati tumaas na ito ng, okay, so, check lang natin para makita nyo. So, tumaas na siya dati ng, yan, 259. Kapag tumaas siya ulit ng 120 or any yung target nyo, eh, pwede na natin ibenta. So, para ibenta naman, halimbawa, ibebenta nyo, i-click nyo lang yung sell. And the same, ilalagay nyo lang lahat dyan. And then, click nyo yung sell sold. Pero yung price nya, halimbawa, gusto nyo, kapag na-reach nya yung 120, yan, may bebenta nyo na, pwede nyo na i-click yan. Yan, so, gagawin nyo lang, click nyo lang po yung sell sold. Yan, confirm. Wait lang natin. Na kapag umabot doon, so makikita nyo po yun. Ang difference pala noon, so halimbawa, yun po yung profit natin. So dito makikita nyo yung difference niya. So dalawang beses na ako bumili. So halimbawa, itong sold nito, nung 5, nag-buy ulit ako ng 96. Okay, so worth na 9,999. Ayan, so nung umabot siya ng 99.37, nagbenta ako. So mag-profit ako ng 18,000 in just 4 days. Ganun lang po dito ang strategy dyan. So ngayon, ang gagawin nyo lang, mas maraming beses po na nagtitrade po kayo, mas malaki po yung chance na pwede po kayong kumita ng malaki. So itong mga tutorial pala sa OKX, gagawa po tayo ng tutorial sa iba't ibang mga feature nito. Pero itong tutorial na to is more on spot trade lang, yung pagbabuy and pagsisell ng buy low, sell high lang. So since nakita nyo naman na yung gagawin nyo dyan, so dito, nandito po yung time frame para makita nyo din, overview, or pwede yung chart, 1 minute, ibig sabihin po ng 1 minute, eh bawat candle po is 1 minute. Kung 5 minutes, 5 minutes bawat candle. 1 hour, ganun din siya. So, ito po yung papalitan nyo. Kung gusto yung candles, yan. Pwede rin po yung indicator. Makikita nyo yung indicator. Yan. So, pag-aralan nyo rin po kung paano gamitin po yung indicator. So, before kayo mag-start. And guys, lalabas din pala yung ating ebook na paano makaiwas sa scam. Marami gusto mag-start ng cryptocurrency, kaya lang hindi sila or maraming beses silang nawawalan ng pera through scam. So, meron tayong ebook which is full guide na yon about cryptocurrency, history, lahat na yon para maliit lang na babasahin nyo before kayo mag-start na mag-trade. Ayan. So, ito po yung ating sa 1 hour time frame. Ayan. So, original trading view. Kung gusto nyo yung trading view na style, ito yon. May grid siya. So, depth, ayan. Pwede nyo gamitin. So, ito yung mga order books, yung mga orders. Makikita nyo yung mga orders. Ayan. Ayan. So, hintayin nyo lang na tumaas po yung binili nyo. So, papalitan nyo lang pair, gano'n. Ayan. So, the same, yun din yung gagawin natin. Katulad ng iba. So, halimbawa, nag-profit na kayo. Halimbawa, sabihin natin 101, nagbenta na kayo. So, may profit na kayo. Ibabawas nyo lang po yung fee. Meron po siyang fee na maliit. Yan po yung pinaka-fee. Ayan yung bayad natin for transaction. At yung fee na yon, okay, i-less nyo po yun, plus yung puhunan nyo. Pag meron natira, yun po yung pinaka-profit po natin. So, halimbawa, gusto nyo agad. Diba, 99.15, 99.33 na ngayon. Pwede na natin ibenta at meron tayong maliit na. Siguro, tatanungin mo, Mark, paano ko ba i-withdraw yung pera ko na kapag kumita na ako dyan sa OKX? So, the same, pwede rin po kayong P2P, benta nyo lang din. So, dito, P2P at sell nyo naman. Kayo naman ang magbebenta sa kanila. Although, mas mababa po yung presyo ng bibilihin nila yung crypto mo. Kasi, syempre, para kumita rin sila. So, 55.20 lang yung presyo nila. Pero pag binenta mo, 55 or 56 naman po pag bumili po kayo.
So, ito lang po yung ating base. Ito po ay isang maliit lang na tutorial. So, meron tayong meron akong guide nga sa ebook. So, para mas lalo pa kayong in-depth kayo sa tutorial or mas maintindihan nyo po yung trading. Pero ito ay isang guide lang kung paano gamitin yung OKX. At para makita nyo kung paano kayo mag-start. And syempre, hindi kayo magugulat kung ano ba meron dyan sa trading. Okay, so ito po yung tutorial na yan. Although, hindi ko sinasabi na mag-trade kayo kasi invest what you can afford to lose. Do your own research before kayo mag-invest or maglagay ng piso o pera dito po sa OKX. So once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.